Hello, good afternoon. Ayan, absent ako ni Sir Johai ngayon. So kasama ko po ngayong hapon na ito ang kasama natin from AIVA. Of course, itong programa natin ay handog sa atin ng AMIA, ng Ani at syempre ng AIVA. So, Carodel, bati ka muna, nakamute po kayo. Ayun, so... Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan na mga nagmamangga, mga kontratista, mga financier at mga growers. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Roda. Uy, Carodel, balita ko na uubusan kayo ng paklo ah. Nahilapan ako maghanap ng paklo. Ako kasi mismo pag... wala akong mabili. Oo, kasi napapanahon ngayon eh. Yung iba kasi gusto talaga na mag-matured ng maaga yung mga new plants ng mangga at makondisyon nito. 3 to 4 months bago sila mag-flower inducer. Ayun, kaya... Matanong ko pala, Carodel, bago tayo pumunta doon yes, sa ma'am. Ating topic na naaayon sa panahon ngayon at talagang ngayon ang dilim na kalangitan. Pero bago ang lahat, Carodel, yes, pagka nakapaklo po ba, hindi ko naantayin lumutong yung dahon? Actually, pagka tayo ay gumamit ng paklo butrasol, halimbawa super paklo, ang ginagawa kasi ng super paklo ay binibilis niyang mag-mature yung mga murang dahon sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Kaya by the time na yung ating mga nagmamangga ay mag-i-spray na ng pampabulaklak or flower inducer, ano na yon, ready na yung mga dahon ng mangga na mag-response dun sa halimbawa ay lagyan ng potassium nitrate or calcium nitrate. At saka ang maganda doon, nag-i-increase yung flowering mo 45 to 95% kapag may paklo. Ikumpara doon sa hindi nilagyan ng paklo or yung umasa lang tayo sa natural flowering. So yun ang kagandahan kung bakit yung mga nagmamangga ngayon, naisip nila na, aba eh, maganda nga pala kung magpapaklo ako para uniform yung aking maturity ng mga mangga ko. Kasi by nature, ang mangga natin, hindi naman talaga sabay-sabay ang pagmamature ng mga dahon kasi may mga usbong na kailangan magpantay-pantay ang maturity nito para ready siya magbulaklak pag nag-potassium nitrate na tayo or flower inducer. Hello? Parang nag... Di kita marinig, ma'am. Yes, sorry, nakamute ako. So, ibig ko lang sabihin, Carodel, 3 months bago ko magpaklo, kasi may ano eh, meron siyang nagtalbos. Yes. So, meron ng bukol-bukol sa no? Doon sa sanga. Terminal. Na parang may lalabas na siya na bulaklak. Mag-i-induce na ako noon, sir. Hindi, ganito yun. Actually, ang nangyayari dyan, pagka una muna, paklobutrasol muna. 3 to 4 months bago magpabulaklak. Okay? So, nasabi ko nga, ang paklobutrasol, pinabibilis na yung maturity ng mga murang dahon. Para sa loob ng 3 to 4 months, matured na siya at ready ka ng magpabomba ng pampabulaklak. Kasi yung maturity nga, na yun, do, ay sir, yung maturity na po yun, yung po yung 4 months na. 4 months kasi,
kaya na niyang immature kasi ano yan eh, growth regulator yan na ang trabaho niya is to enhance the maturity of the young leaves. Yan ang trabaho niya. Kasi nga, ang mangga natin, merong mature, merong hindi, di ba? Lalo na pag nag-new plus, yung lumabas yung usbong. Oh, yun ang usbong, pag binombahan ng potassium nitrate, hindi naman yan masyadong nagbubulaklak. So ngayon, para magbulaklak siya, mag-drench ka ng paclobutrazol, yung ating itinuro sa ating magmamangga, na kailangan gumamit ka ng paclobutrazol para maganda ang maturity ng mga pabubulaklakin mo. Para lumalabas yung bulaklak, maganda. Mas maraming bulaklak, mas maraming bunga, masaya ang magmamangga. Kasi tataas ang ani, tataas ang kita. Yun. Correct. At saka may maayos sa supply. Pero yun na nga, Carodel. At napakagandang, di ko alam, magandang balita ito sa ating magmamangga. Pero sa mga processor at saka consumer, medyo nakakaiya kasi isipin mo, Carodel, ngayon tumatakbo sa Mindanao, nasa 85 pesos ang gate price. Okay. Napakataas ng presyo ng mangga ngayon. Meron pang 110 pesos ang gate price. Gate price pa yan, ha? Ayan, shout out yan kay Sir Burns, kay Sir Ngods, ayan. So, Carodel, maganda talaga pagka makakapabunga ka ng off-season or mga ganyan. Dahil nga, napakaganda ng presyo. Pero ito ang challenge. Yes, ma'am. Ang ulan, ang dalas ng ulan. Ayan, oo. So, ano ba mga sakit at ano ba ang gagawin natin? Kasi katulad dito, nagdidilim ang panahon. Oo. sana hindi naman, ma'am. Yan ang kinatatakutan ng mga nagmamangga pag ganyang panahon, lalo na yung mga nagpapalusot na umaasa na hahabol sila doon sa magandang ani, magandang benta. Kasi pag nakapagpalusot ka, jackpot ka. Kaso nga, pagka ganitong panahon na maulan, mga sakit naman ng mangga ang ating nagiging problema. So, maganda siguro pag-usapan natin, ano ba ang kahalagahan ng sakit sa mangga? Ano, ma'am? Unahin ko sana na ang ating mga mangga ay talagang dadalawi ng sakit. Wala yatang mangga o nagmangga na hindi nakaranas na dapuan ng iba't ibang uri ng mga sakit sa mangga. At iba't iba ang sakit sa mangga, pero siguro sa hapong ito ay tatlo lang ang aking nais banggitin at nais kong ipaliwanag. Unang-una ay yung sakit na anthracnose, yung diplodia at saka siguro yung scab or sooty molds. Yan kasi yung mga pangkaraniwan, lalo na yung anthracnose. At ayon sa pag-aaral ng National Mango Research Center na lagi kong ipinapaliwanag kasi sila naman ang dalubhasa pagdating sa mangga, yung National Mango Research Center sa Guimaras nag-aral patungkol sa mga sakit ng mga mangga. Halimbawa, ang anthracnose na umaatake sa mga dahon, mga bulaklak at mga fruits of the mango, they may contribute to a damage of about 60% to 95%. Ang ibig sabihin lamang noon, abay yung aanihin mo ay pwedeng mabawasan ka ng 60% to 95% yield loss due to anthracnose. Ipaliwanag ko mamaya kung yung anthracnose. Oo, ma'am, napakataas. Ang anthracnose ay isang uri ng fungus na umaatake sa kahit sa mga murang dahon pa ng ating mga mangga. Siya rin yung fungus na nagkokos ng mga patsi-patsi dyan sa mga murang bunga even during the fruit set stage. O kahit kasing laki pa lang yan ng munggo or yung tinatawag natin corn size, marble size, mga ganun, inaatake na sila ng anthracnose. At severe ang damage sa flowers. Pag talaga tinamaan ka dyan, yun na nga, nabanggit ko sa pag-aaral ng National Mango Research Center, 60 to 95, napakataas.
At meron pa rin namang ibang mga sakit, katulad halimbawa ng diplodia. Yung kasing anthracnose, mga patsibatsing itim yan, parang bilog sa mangga, lalo na kapag yan ay may hinog kitang-kita mo. Although nagsisimula siya sa dahon at sa bulaklak, ay nangingitim ang bulaklak, mga ganun. At yung diplodia naman ay isang uri ng fungus na umaatake din sa mangga. Pero ang kanyang epekto ay ang pinakasentro ng kanyang damage ay doon sa tinatawag na pedankel o base, yung pinakatangkay ng mangga. Doon siya sa nagsisimula. Kakaroon siya ng black discoloration, tapos unti-unti siyang nagpo-progress. Pero yun ang typical na sintomas pagka diplodia. Yun ang mga tinatawag nating scab. Ito to naman sa mga prutas, sa mga bunga na ito, nagkakaroon ng yung bunga natin, lalo na pagka kasinlaki na ng ano, ng mga chicken egg stage na mga ganon, ay nagkakaroon siya ng tinatawag na grayish brown spots with dark irregular margins. Yun ang ano. Tapos yung makikita mo yung balat niya, medyo corky, parang magalas ang pakiramdam mo kapag sinalat mo yung bunga. So, yun naman sutimols na binanggit ko ay ito naman ay yung pangingitim ng balat ng mangga or yung ating mga, even yung mga dahon ng mangga, na gawa naman ito ng secretion ng honeydew ng mga hoppers, kaya mayroon tayong problema sa sutimols. Kapag may sutimold ang mga mangga, may itim at saka nangangahulugan ito ay reject or hindi siya makapagkuman ng magandang presyo sa market. So tatlong sakit ito, although meron pa ibang sakit, pero ito yung pinakamahalaga na nakikita ko sa pagmamangga. Yes, ma'am. Yes, sir. Kasi yung sutimold din ba yung ano, sir, yung amos ang tawag nila? Oh, amos depende sa probinsya o kaya itim na amag, yan, amos. Ano siya, amag siya na gustong-gusto niyang mag-survive or magparami doon sa malagkit na honey na galing doon sa hoppers. Remember yung hoppers kasi kapag yung hoppers kasi unang umaatake yan sa mga insekto during flowering stage Kaya mapapansin mo parang umaambon sa ilalim ng mangga kapag marami ng hoppers. At yun ay honeydew secreted by hoppers na kapag dumikit sa mga dahon ay malagkit at makislap. At doon naman nag-grow yung sutimol, yung fungus na sutimol. So isa-isahin natin to, sir. Paano ba natin solusyonan ito? Kasi katulad ito, yes, ma'am, parang araw-araw na ulan Oo. Pagka po naulan kasi, sistema lang ng ating mga nagmamangga ngayon ay tag-ulan, kailangan ang ating approach ay dapat integrated ang approach. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo magre-rely sa fungicide, kundi meron din tayong gagawing iba. Katulad halimbawa ng aking diniscuss earlier dun sa ating mga presentation, mahalaga po ang pruning ng ating mga mangga. Bakit? Kasi pag sobrang dilim at napakaraming sanga ang mangga, alam niyo po ba na yan ay pwedeng tirahan ng mga sakit, okay? Dahil hindi na nakaka-penetrate yung sunlight at yung even yung ventilation o yung hangin, hindi na nakakatagpo sa ating mga mangga, nagiging malamig. At pag malamig ang kapaligiran, ay madaling mag-multiply o gustong-gusto yan ng mga fungus. Yun. Pangalawa ay kailangan kapag ang ating mga mangga ay namumunga na at may bunga na at yan ay nalalaglag gawa ng meron pong mga anthracnose o yung sakit na nagiging dahilan kung bakit nalalaglag ang mga mangga, pupulutin po natin yun. Yun ay part ng sanitation. Sanitation. So pruning, sanitation, para yung mga inoculum o yung amag na nandun mismo sa infected fruits ay hindi na umakyat or tangayin ng hangin kasi yan may spores na pwedeng tangayin ng hangin at ma-infect yung ibang mga prutas. Kaya yung sanitation o yung kalinisan ng ating kapaligiran ay napakahalaga po yan. Ayun na nga po, pangatlo ay yung paggamit po ng fungicides. Fungicides or pamatay fungus
na kapag ka po ganitong panahon, abay kailangan ang strategy natin, gagamit tayo ng hindi ng mga contact, kundi ng mga systemic fungicide. Kasi po, pagka po tag-ulan, may kailangan yung gagamitin natin ay nanunuot at tumatagos dun sa loob ng dahon at sa bunga ng ating mangga para dun sila nakakapit. Umulan man, konti lang ang mahuhugasan. Malaking porsyento ay makapasok sa loob ng ating mga mangga at protektado yung ating mga mangga. Yun ang ating didiscussin na mabuti. Ayan. Hello daw, Carodel. Yes, ma'am. Sir Ronald Peralta. Ayan. Fans Ronald. Ka na, ha? Madami yung fans natin. So sige, sir. I-discuss natin itong mga, paano ba paraan ang gagawin natin para ma-prevent itong mga... Ang mahalaga po kasi, dapat nating, expert naman yung ating mga nagmamangga. Paglabas po kasi ng bulaklak, which is the most important stage after the flower induction, ay diyan po nagsisimula. Hindi lamang mga insekto, kung ang topic natin ngayon ay patungkol sa mga sakit, so hindi natin didiscussin ang patungkol sa insekto. Focus tayo sa mga sakit. Kailan nagsisimula ang mga sakit sa mangga? Kapag ka po ang mga bulaklak natin na lumabas pagkabomba po, ay mahigit ng isang dangkal. Okay? Mahigit ng isang dangkal. Magsisimula na po tayong mag-spray ng pamatay fungus. Bakit po? Kasi po yon ay protection even bago pa mag-open ang flowers ng ating mga mangga. Kasi po hanggat hindi tayo nag-spray doon sa more or less mga isang dangkal lang haba, tatamaan na tayo ng tinatawag na anthracnose. Yan yung unang umaatake, anthracnose. At ang anthracnose, parang nalalapnos na yung bulaklak mo, biglang mangingitim, nagtataka ka, bakit walang bunga? Kasi nga po, hindi tayo nakapagbomba doon sa labing apat na araw pagkatapos ng day after flower induction. Di po ba tayo ay nagpapabulaklak? O lumabas na ang bulaklak? O yun, at least, kung mga isang dangkal yun, more or less, humigit kumulang, nasa ano na po yun? Mga 15-17 days, mga ganun po, more or less. So, dapat doon, nagbomba na tayo ng systemic. Systemic ang gagamitin natin. Kasi po, pag contact, yung contact fungicide, meron din namang ginagamit sa mangga. Pero pag ganitong makulimlim at maulan, gagamit po tayo mga systemic. Kasi nga po, ang katangian yan, yan po ay nanonood sa loob dahil systemic nga. Kasi kung contact, nasa labas lang ng dahon, nasa labas lang ng balat ng mangga, pagka umulan ng konti, nahuhugasan, nawawas off. Hindi sila nagpe-penetrate sa loob. Not unlike the systemic fungicide. Kasi nga po, ang strategy, pag ganitong mga maulan, or tingin natin parang hindi magandang panahon, yan, systemic po. Kung tag-araw naman, pwede po nating isalit, i-alternate ang ating mga contact at saka po systemic. Pero pagka po tag-ulan, dito po hanggat maaari, systemic ang gamitin natin para mas maganda ang talang. Maganda ang epekto sa ating mga target na diseases. So, yun po. Okay, sir. Ngayon naman po, kung pupunta naman tayo sa pag-uusap patungkol sa kailan ba umaatake ang mga sakit na ito, depende po. Depende po. Ang anthracnose, nagsisimula siyang umatake sa ating mga mangga kapag ka po meron tayo mga murang dahon, halimbawa ay mga usbong, mga nagmura, ang ating nag-plus, ang ating mga mangga. So, mangyayari po dyan, aatakehin na yan. Makikita niyo yung mga spot na bilog na anthracnose. Alam ko naman, kilala niyo yan sa dahon dahil naka-attend na kayo ng ibang mga seminar. Sa murang dahon pa lang nandun na. Okay? Pero hindi pa po sila masyadong marami. Dumadami ang anthracnose kapag ka may bulaklak na ang mangga. Okay? May bulaklak na ang mangga. Yun na nga po. Kapag ka po yan mga 15-17 days after flower induction, at lalo na pa nga bago pa magkabanguhan yan, at lalo na kapag kagamunggo na,
Ayan, yan ang paborito ng anthracnose. Yan ang sinisira. Kapag tinamaan tayo ng anthracnose, ang nangyayari, ang mangga natin ay hindi magpuproot set. Ang ibig sabihin ay walang lalabas na mga bunga because tinamaan tayo ng anthracnose. Kung meron mang makalusot, halimbawa ay nagbomba ka ng fungicide doon sa mga 15 hanggang 17 days or 20 days, pero nung mag-fruit set, nalimutan mong magbomba dahil nandiyan na, gamunggo na, okay? Eh, malulusutan tayo, masisingitan tayo ng anthracnose na fungus at kaya niyang sirain ang ating mga mangga. Ayon sa pag-aaral ng National Mango Research Center sa Guimaras. So, babantayan po natin kasi nga po, lalo kung tag-ulang ganyan, eh mataas po ang anthracnose kumpara kapag tag-araw. Kaya po may monitoring na tinatawag kapag sakit. Huwag po nating ipagwawalang bahala. Okay? So, kapag fruit set at gamunggo na, abay kayo, kailangan po tayong magbomba uli ng pamatay fungus at kapag ka po gaholen na o kasi laki ng marble size states or even before kung kayo po ay nagbabaging, eh yun po yung last application ninyo. Depende sa kung ano ang practice ninyo. Kung kayo po ay nagbabaging mga 50 kasi dati, 50-55 eh. Pero ngayon yung iba gusto maaga, even 45 days. Before that, magpabaon ka na ng ano, magpa-spray ka na ng systemic fungicide para sigurado, protektado yung ating mga mangga. Kasi nga kung hindi, eh malalaglag lang yung mga mangga na yan. Kung lalo na kung hindi ka nagbomba ng pamatay fungus, eh mapapansin mo bakit nalalaglag ang mga mangga. Ayun nga po, epekto yan ng anthracnose. Meron naman pong tinatawag na scab naman po. Ang scab naman ay kapag nakaporma na ang ating mga mangga. Sisimula pa yan, kapag ka po mga gaholen or mga kasinlaki ng ano, ng chicken egg stage, mga kasinlaki ng itlog, ayan ang kadalasan tinatamaan ng ating scab. Yung pong scab ay nabanggit ko yan, na yan ay kulay grayish or brown spot yan sa balat ng mangga na magalas. Medyo corky ang peeling. Corky. Para bang... Malachico, ang tawag sa amin, malachico. Ayun, kapag meron kasing malachico or mga parang hindi naman chico-chico dahil yun ay gawa ng trips naman yun, yung chico-chico. Pero kahawig nun, nagiging ano siya, parang yung balat niya ay parang balat chico na rin at brownies. Pero, yan, scab yan, ma'am. Pwede mo maiwasan yan sa paggamit ng pamatay po, or fungicide na mamaya didiscussin natin kung kinakailangan. Ayun. Pero sir, may tanong ako, sir. Yes, ma'am. Doon sa scab, natatanggal pa ba siya? Kunwari, nasa 60 wala days na yung mangga, nakitaan mo ng scab, malilinis pa ba siya? Or ang mangyayari po yan, ma'am, bali, kung yan ay ma-applyan mo ng fungicide, mapiprevent mo yung pagsibir niya. Kung slight pa lang, may ingatan mo siya na hindi na lumala. Pero kapag yan ay nasa severe stages na, magmamanifest yung symptoms na yan. At ang mangyayari kasi dyan, pag nakita ng customer o ng buyer ng mangga yan, reject. Pwede na siyang maging ano, dried mangoes o pwede siyang gawing juice. Pero hindi na siya pang local market or pang export. So it cannot command a better price kasi nga yung itsura niya, hindi na siya magandang tingnan. Okay? So dapat talaga siyang ingatan ang mangga natin dyan. Ayon. Any other question? Otherwise, I wish to continue. Continue, sir. Continue. Okay, doon naman sa isang nabanggit ko na mangga, by the way, yung anthracnose. Ang anthracnose naman kasi ay yan ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang ating mga mangga ay nagkakaroon ng severe thinning o yung nalalaglag ng malalaki na bakit nalalaglag pa. Isa yan sa dahilan. At ang sintomas niyan, kung ano ang sintomas dun sa dahon at saka dun sa murang bunga, eh yun din ang sintomas pagdating doon sa matured mango. At meron tinatawag na latent infection yan. Pagka-harvest ng mangga, magtataka ka bakit mayroong patsi-patsing bilog-bilog sa balat ng mangga na ito. Ayun ay anthracnose.
nagiging ano siya, post-harvest diseases, na kung saan, eh, yan ang malaking problema din, lalo na kapag local market or export market ang ating mga mangga. Kaya nga po, napakahalaga na i-consider yung pag-iingat ng ating mga mangga laban sa mga sakit na umaatake sa ating mga mangga, lalo na po itong panahon na ito ng tag-ulan. At lahat po ng yan, yung mga nabanggit ko na sakit na yan, ang solusyon nga dyan, una ay pababain natin ang insidente ng mga sakit sa ating mga manggahan, mag-exercise o mag-i-implement tayo ng pruning even before paclobutrazol application or right after ng ating harvesting ng last season, eh dapat kinondisyon na natin ang ating mga mangga. At syempre yung nirekomenda nating pag-aabono para nakakondisyon ang ating mga mangga, at yung pang sanitation or yung cleanliness ng ating kapaligiran para maingatan natin ang madaming sakit sa ating mga mangga. At yung panghuli ay tamang paggamit ng mga fungicide. So kami sa iba, meron kaming mga ipinapayo na magagandang produkto na subok naman ng mga nagmamangga. At hindi kami mapapahiyang magrekomenda kung kinakailangan para dyan sa maayos na pagmamangga. At pagpuksa o pagkontrol ng mga sakit ng mangga na nagiging dahilan kung bakit mahina ang ating ani ng mangga at karamihan ay may sakit. At lalo pa nga, kung tinamaan tayo ng anthracnose, ayun nga po, uulitin ko, ayon sa pag-aaral ng National Mango Research Center, hanggang 95%. So kung meron kang 1,000 kaing, eh yun na, 950 kaing or box ng mangga mo, eh nawala kasi nga tinamaan ang anthracnose. Totoo, sir. 5 kaing na lang ang aanihin mo. Ay, hindi tayo masaya pagka ganun. Kasi, sir, yung kaibigan natin na processor sa Bulacan, eh, sa kanya po kasi, pagkadating ng mangga, isusort lang yan. Yes. Isasalang na agad sa makina. Yung makina, maghuhugas, maglininis. Paglabas niyan, nakaseparate na ang buto at balat. So, hanggat maaari, ayaw nila nang may, katulad niyan, may mga scab. Kasi nga po, mapupunta sa puree yung mga scab. Kaya yes, pagka dinurog na nila, mahahalo kasi yun. Kaya ayaw nila tumanggap ng ganyan. Kaya yan din isa sa inaayawan na rin ngayon ng mga processor. Lalo na ngayon, sir, yung buyer din natin sa Korea, nagtitingin na sila ng process grade na export sa Korea. Sila na magpa-process dun sa Korea. Hindi na dito sa Pilipinas ipa-process. Dadali na yung process grade sa Korea, pero ang isang requirements lang, walang anthracnose. Yun lang talaga yung sinabi nila. Yes, oo, totoo. Walang anthracnose. Kailangan talaga disease free ang ating mga mangga, lalo nga kung export, kasi nga po ay siyempre pinoprotektahan din nila ang pagpasok ng mga sakit sa kanilang mga bansa. At saka unang-una, gusto nila talaga ang ating mga mangga ay de kalidad. Ibig sabihin, ay naingatan natin na walang sakit at saka masarap kainin ang mangga na medyo makinis ang balat at walang sakit. Di po ba? Ayun. So, yes. Yun yung quality pa natin eh, dapat eh. Yes, ma'am. Magandang itsura ng mangga natin. Kasi unang-una, kailangan natin ibenta ng mahal ang mangga natin kasi ang mahal ngayon ng mangga. Totoo po yun. Kaya nga po sa ating technology, yes, tinuturuan natin ang ating mga magmamangga na yung hindi lamang yung paclobutrazol na paggamit, hindi lamang yung pagpuksa ng mga insekto, higit sa lahat yung pagpuksa ng mga sakit na nagiging dahilan para kakunti ang ani mo at hindi maganda ang quality. Ayun po. Yes. Katulad niyan, kung tayo po'y nagpo-pruning, hindi na magastos sa chemicals kasi kukunti na lang i-spray. Opo, totoo yun, ma'am. So, alam niyo po ba sa ano kasi sa mango management, isa po yan sa component na kailangan po, lalo na kung kayo ang may-ari ng mangga or kahit na long-term contractor or financier kayo, eh malaki po kasi na ibabawas niyan sa problema sa ating pagmamangga. Ay yun lang po namang mga disease-infected na mga branches at yung mga branches na tingin natin ay hindi naman productive,
aalisin na natin sa mga mangga yan para mabawasan ang sanga o dahon ng mangga, para naman yung araw na nagbibigay ng energy, nagbibigay ng mga maayos na maturity ng dahon, at kapag ka may bulaklak ay talaga namang nagbibigay ng magandang bunga, yun lang, medyo lamang ka na eh. Lalo pa nga kung sasamahan mo ng sanitation na nabanggit natin, at saka yung tamang paggamit ng mga pamatay punggos. Yeah. Combination po yan kasi, parang integrated pest management ang approach natin para masaya ang lahat. Malakas ang kita, mataas ang ani, maganda ang buhay. Para sa hindi na lugi yung ating magmamangga. Oh, may paraan naman kasi, may paraan, basta lang ating susundin. Oo, pagka kasi nakalimutan natin, halimbawa hindi ka nag-pruning o hindi ka nag-practice ng sanitation, alam mo na na yung mga mangga ay nahuhulog tapos hindi mo naman pinupulot, sagana po yan sa inoculum. Tawag natin dyan, meron po yung mga amag. At ang amag po ay natatangay po yan ng hangin na pabalik sa mga puno at sa nagiging dahilan. Yung mga spores o yung mga binhi ng punggos, pagka nag-germinate yan sa dahon, sa bunga, o sa bulaklak, yan po yung nagiging sanhi ng sakit. Pwede naman po nating mapuksa or makontrol yung mga punggos na yan. Ayan. So may karagdagan pa tayo, Carodel? Opo. Doon nga po sa management ng diseases, ay importante din po yung pagkilala ng mga sakit at saka po yung timing. Kailan ba ang tamang paggamit ng mga fungicide na ating gagamitin? Mahalaga po 'yon sa talambuhay or doon sa life cycle ng ating mga mangga. Alam naman po nyo na kapag nag-flower induction tayo, siguradong lalabas ang bulaklak or flowers ng mangga is about 10 to 11 12 days, depende kung gaano kalakas yung ginamit na potassium nitrate or calcium nitrate. So simula sa paglabas ng ating mga flowers, dapat po ay monitoring na hindi lamang insekto. Kasi magkasabay po yan halos eh. Nandyan si insekto, nandyan si punggos na umaatake sa ating mga, lalo na po ang critical dyan, yung bulaklak. Kasi meron ka ng profuse and uniform flowers na napakaraming ibinigay sa'yo and yet tinamaan ka ng sakit. So malungkot. Meron namang solusyon. Kaya po yung monitoring ng ating mga farm ay mahalaga po. Paano tayo magmo-monitor? Yun na nga po. Ay kapag ka po mura pa lang ang dahon ng mangga at may mga sintomas niya ng anthracnose, ay yung po bang bilog-bilog na patsi-patsi na yan, ay asahan nyo na meron na kayong
problema. Meron ng inoculum sa manganinyo at sila din naman yung fungus na atake sa mga flowers natin at saka po during fruit set. Kapag nagsisimula ng lumabas, magpakita yung mga gamunggo or gamais, gaholen, kasi laki ng chicken, stage na tayo. Yan po yung mga critical. Kaya sa akin, monitoring pa rin ang importante dyan para mabawasan yung gastos natin at saka po combination ng iba't ibang mga taktika para ma-reduce yung disease infestation. Okay? So, bago tayo mag-ano, shout out daw po kay Sir Rickson at nag-harvest sila ngayon sa magsisimula sila mag-harvest para sa August 3 sa Zamboanga. Malaki-laki yun, sir. Mag-harvest na. At nakikinig sila ngayon habang siguro nagbabiyahe ito papunta sa Zamboanga na from North Cotabato. Ayan. Ito wow, yung malaki din natin kasama ang contractor. Congratulations sa kanila at ibig sabihin nag-harvest na sila itong panahon na ito. Yes, pinaklo din nila itong manggahan na ito kaya maganda. Yes, sure. Malaki yung ma-harvest nila this month eh. Next month pala, August 3. Ayan. So, yan. May tanong dito, sir. Kailan po ma-prevent or mapuksa ang fruit borer? Kaya pa ba makontrol? Akala ko fruit fly yun pala. Fruit borer pala. 70 daffy ko na-observe. Ako, nasa... Topic natin yan nung nakaraan. Yes. Okay. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa mga sakit ng mangga. Well, to answer that, ang seed borer po kasi nagsisimula siyang umatake kapag nagsimula na magporma ang mangga ng kanyang buto o seeds doon sa loob. At yun po ay, yan na nga po, mga 70 to 80 days, dyan yun mapapansin. At ang pinakailalim ng mangga ay nakakakita kayo ng sintomas na kung saan ay yun ang dinadamage talaga ng ating mga seed borer sa stage ng mangga na yan. Meron pong solution dyan. Okay? So, gagamit po tayo ng ating mga insecticide. Okay? Balik tayo doon sa ano po, sa mga sakit na ating pinag-uusapan. Ang mga sakit po na ito ay lalong malala, mataas kapag kapo tag-ulan. Ang ibig sabihin, ang mga sakit po kasi ay napapaboran. They are favored with high moisture content, with frequent rainfall. Laging basa ang mga dahon at sanga ng mangga, ay asahan nyo na mataas ang incident ng sakit. Kaya po ang sabi ko kanina, ang solusyon dyan ay gagamit tayo talaga ng mga systemic fungicide. Okay? Bakit po systemic? Dahil nga po sa kondisyon ng panahon. Okay? Ang iba po ay may mga, if you don't mind, may mga systemic fungicide. Tatlo po ang aming mga produkto o tools na ginagamit to ensure na ang ating mga mangga ay magtutuloy. Okay? So kung anthracnose ang pinag-uusapan natin ay meron po kaming superstar. Superstar ay Azocystrobin po 'yan. Ang ibig sabihin ng superstar ay siya po ay isang systemic fungicide. Okay? Systemic fungicide na simple lang siyang gamitin. Okay? Gagamit kayo kapag nasa, let's say, 20 or 25 days na after flower induction, eh, simple lang, 120 ml per drum. Yun lang, ititimpla mo, ihahalo mo lang siya, gamit ang power sprayer, sprayer mo ng uniformly. Okay? Huwag ka lang mag-i-spray ng habang umuulan. Okay? Medyo tansyahin namin ng panahon. Kung ang oras mo ay madilim ang kapaligiran, at babagsak na ang ulan, medyo iantala natin. I-postpone ang pag-spray. Maganda po sana kung lumipas ang kahit isang oras na medyo tuyo-tuyo na ang dahon ng mangga, ay yun ang pinaka-best timing para mag-spray ng superstar. Bakit po? Kasi po kapag basa ang mangga, ang tendency niyan, pag nag-spray ka at basa ang dahon ng mangga, nadadalute ang kahit anong chemicals. At ayaw natin yun. Mas maganda kasi... Ayan. Na sayang, opo. At saka po, kung basa na ang dahon, tapos in-sprayan mo pa,
madaling nag-form na nabibilog yung droplets ng sprayer ang natin, in-spray natin, kaya nalalaglag. Nagkakaroon ng tinatawag na runoff. Ngayon, kung medyo tuyo na ang dahon, yun na napakaganda. Kakapit ng gusto yung systemic fungicide, tapos ma-absorb yan. In few minutes, nasa loob na siya ng bulaklak o ng bunga ng mangga. Kaya protektado po siya. So, ganun po. Ngayon, doon naman doon sa problema ng isang anthracnose DN, meron din kaming pang-alternate. Hindi naman kasi nire-recommenda na kapag nagbomba ka ng isang pamatay fungicide, ma'am, ay yun na lang ang gagamitin mo. Hindi po, kasi po, ay nasasanay din yung mga fungus na yan na kapag adjust, nagkakaroon ng tinatawag na resistance o nasasanay sila. Kaya po meron kaming pang-alternate yung Sigatrol. Ang Sigatrol ay diphenoconazole, systemic din po siya, broad spectrum, mahusay siya sa anthracnose. Simple lang gamitin, 100 ml per drum. So yun lang ay titimpla mo, i-spray mo siya kapag medyo gamunggo na. Ayan, gamunggo. Okay, gamunggo na, banatan mo na yan. After nung makapag-spray ka ng superstar, isunod mo na yung Sigatrol. Okay? So doon naman sa mga problemang katulad ng halimbawa, ang problema mo is scab, at saka magkasabay kasi yan eh. Kung may scab ka, meron ka rin anthracnose. So simple lang, kailangan gumamit ka ng Goldasim. Goldasim naman, eh, carbendazim yan, 120 ml per 200 liters drum. O kailan mo siya ibobomba? Kunti lang, matipid gamitin. Oo, matipid gamitin. At saka yung sakit, anthracnose plus scab, o isang chemical na lang gagamitin mo. Magana. So this is the disease management, kayo na po ang magdi-decide. Ito yung mga tools, kayo ang gagamit. Ito pala ang pinupuksang fungus nito. Ito pala yung timpla, ito pala ang timing. So kayo na maglalaro doon sa mga puto. So gagamit po tayo, no? Ulit ko po. Huwag contact, kasi may mga contact fungicide din kami, pero iniiwas namin i-recommenda yan dahil masela ng panahon. So, kailangan po systemic. Pero systemic na magkakaiba ang mode of action. Ayun, pagdating sa mode of action, medyo mahirap paliwanag ito. Yung iba't ibang uri po ba ng chemical na hindi magkakahalintulad? Ha? Yan po. Mm-hmm. Yung binanggit ko sa inyong tatlo na yan, si Superstar, si Goldasim, at saka po si Sigatrol, eh magkakaibang grupo ng chemicals yan. Okay? Kaya pwede silang gamitin na magkakasalit. Kasi yun din ang isa sa, ano sir, ang isa sa nirecommend natin sa ating mga magmamangga, huwag tayo banat na banat kung ano lang sinabi sa atin, yun ang gagawin natin. Tingnan din po natin na, number one, tingnan natin ano ba problema ng mangga. Ano bang sakit ang dumapo sa kanya at ano insekto na present mo sa manggahan. Kasi iba, yes, sir, naghahalo-halo na kung ano-ano. Tapos same lang din naman ng mode of action. Oh, same, yes, lang din naman ng pang-hopper. So nag-mix-mix ka pa, di nag-gasasan, yeah, ka pa. Dyan, tama po yun, ma'am. Kailangan talaga dyan sa pagmamangga natin, lagi nating tatandaan na bago tayo gumamit ng, lalo na po, ng anumang mga chemicals, ay kailangan yung sinabi nga po ninyo na identify natin ano ba yung problema natin sa mangga para matukoy muna natin. Hindi tayo agad na nagmi-mix or nagko-combine ng iba't ibang mga produkto sa paniniwala na ito ay mabisa. Hindi po. Kumisan po kasi, hindi naman natin kailangan ng iba't ibang uri ng produkto na paghalu-haluin kung alam natin na ang problema natin halimbawa ay anthracnose. So kahit isang produkto, kakayanin niya yan. Ngayon sa combination naman, baka mamaya may anthracnose ang bulaklak mo, at the same time meron kang mango hoppers, ayun po, pwede po niyo i-mix yung insecticide at saka yung fungicide. Okay? Pwede yun para tipid ng labor, para pagsamahin niyo yun, paghaluin niyo sa drum, ay pwede po yun. Depende sa compatibility ng dalawang produkto. Pero kalimitan naman po dyan ay halos compatible naman yung mga produkto na yan. So, inuulit po natin, ma'am, paalala po sa ating mga nagmamangga na lalo na po yung mga mahilig sa palusot o yung mga early production ng mangga dahil nga po may paclobutrazol, tapos mayroon potassium nitrate or calcium nitrate, eh masaya po silang nakapagpapabulaklak. Ayun nga po, nakakatalo na lang
doon sa tinatawag na how do you manage the pests and diseases, insekto tsaka yung diseases. Eh meron naman po tayong mga tools or meron tayong mga solusyon na pwede po silang makinabang. Lalo na po ang AIBA, meron po talaga siyang mga produkto na ginamit na rin po ng mga sikat na mga magmamangga sa buong Pilipinas. At alam po natin yung mga malalaking mga financial contractors na yan ay gumamit po ng mga produkto na yan. Kaya nasubukan po natin. Meron po bang katanungan, ma'am? Wala pa. At sabi nga ni Ma'am Bete, iba talaga pag-expert. Maraming salamat po sa tip. Hindi po. At shoutout pa na kay Sir Ferdinand Delario ng Tarlac. Yan, yung president ng Tarlac natin. Ayan. Go ahead, sir. Continue. Opo. Nice natin tulungan talaga ang ating mga magmamangga kasi nga po ay high-value crop yan. At napaka-palad ng isang tao na kapag nakapagpalusot siya ng mangga. Ngayon, paano siya makapagpapalusot o magkakaroon siya ng magandang mangga, eh yun na nga po, dapat kumpleto ang management. Okay? Preconditioning ng mangga ay napakahalaga po niyan talaga. Alam nyo na kailangang nag-aabono kayo ng mangga dahil yan po ay ang laki ng epekto niyan sa magiging bulaklak at yung mga tutuloy na bulaklak at bunga dahil nga po merong nutrients. Kung napakarami man ng bulaklak na lalabas dahil gumamit kayo ng potassium nitrate after dipaclobutrasol, kung wala namang abonong inilagay, malalaglag din ang mangga. Bakit? Napakarami, profuse ang flowering. Hindi kayang suportahan ng mangga ang napakaraming bulaklak. Ang solusyon dyan para magtuloy ay dapat meron tayong abono na inilagay sa ating mga mangga. At yan naman ay na-discuss natin nung nakaraan nating mga pag-uusap. Okay? Pangalawa na lang po, yung tamang pagmamanage, integrated pest management na nabanggit natin, malaga pong sundin natin. At saka po yung monitoring ng mga peste. Yes, importante yan. Yes, ma'am. Di po ba? Itinuro natin. Minomonitor natin ano na kaya ang sitwasyon ng aking mangga. Hindi yung pagka-spray nyo ng potassium nitrate, babalik kayo doon sa manggahan kapag harvesting na. Ay, hindi po ito yun. Good kaya luck! Kaya naman, ibibigay na lang natin sa ating farm manager, caretaker, or sino mang caretaker doon sa farm, eh siya yung hayaan nating mag-spray or everything. Tapos pag harvesting na, ay tayo pupunta sa farm. Ay mukhang hindi po maganda yun. Dapat tayo mismo namomonitor natin periodic ha, doon sa ating mangga para at least say, hindi tayo masingitan ng anumang peste. Kapag may mga problemang peste at saka lalo na po ng mga insekto, mga sakit, eh tayo po ay makipag-ugnayan sa AIBA kasi willing naman kami talagang tumulong. Libre naman ang aming pagtulong. Just call a friend or kung kaya namin bisitahin ang inyong mga manggahan, di yes. mas maganda po ang interaction kapag mismong tayo po ay nasa farm po ninyo. Okay? Willing ayan naman po tayo. At may mga tao may question, naman po tayo sir sa iba't ibang lugar. Yes, ma'am. Na ano interval sa paggamit ng systemic fungicide? Systemic fungicide, pwede po kasi mga at least mga 10 days. So 10-14 days, pag gamit mo ng isang fungicide, ang susunod mong gagamitin ay systemic din, pero ibang klase. Ang ibig natin sabihin, kasi nga po ang mga fungicide ay iba-iba ang mode of action, yung katangian na sila po ay pumapatay ng ating mga fungus. Huwag po tayong gagamit ng isang fungicide 3-5 beses doon sa panahon na gusto nating mapatay yung fungus. Wala na pong ganong rekomendasyon. Nagiging dahilan po yun para ang mga fungus, katulad din ng mga insekto, ay nakakapag-develop ng immunity o tolerance or resistance na kung saan ay hindi na tumatalab yung ating mga chemicals na ginagamit. Kaya mas maganda po kung meron kayong tatlong uri ng fungicide, ay pagpalit-palitin na lang po ninyo. At least minimum of 10 days. Depende po. Kapag ka po halimbawa nag-spray kayo ngayon at maganda ang panahon, okay lang po yon. Pero kung nag-spray kayo ngayon at biglang halimbawa hapon o gabi umulan, mga 30% nung in-spray nyo maaaring nahugasan din kasi biglang umulan eh.
Pero kung nakalipas na ang isang oras at tingin natin parang natuyo na yung dahon, yung chemical na yun, nakapasok na yun sa loob ng dahon, sa mga bulaklak, at sa bunga ng mangga. Ayan. So, iba kasi sir, di ba? May mga stages kasi yan. First shot, second shot, third shot. Iba, halos lahat ng shot may kasamang fungicide. Yes, ma'am. Kasi nga po, yun pang assurance nila na wag malaglag o wag apektuhan yung bulaklak. Yung iba nga po, ang target ay para kontrolin yung mga insekto. Eh kasabay na insekto na iyan, umaatake din ang sakit. Kaya yung iba, nagpapasiguro, meron silang insecticide na alam nila kung ano yung gusto nilang gamitin doon sa problema na yon, at meron din silang inihahalong fungicide. Pwede po yon kasi para protektado ang ating mangga doon sa insekto at doon sa sakit. Ayan. Sabi kasi, sir, 5 days kasi interval dito sa amin, sir. May problema ba? Pwede rin po yan kung sobrang ano na po yung for the next, halimbawa, the next 20 days or 2 weeks to 3 weeks ay nakikita nyo parang maulan, ay kailangan sumugal na kayo. Mag-take risk na kayo na ganun nga ang interval nyo because of very abnormal weather condition. Lalo na nga kung, kasi nga po, kung halimbawa ay hindi kayo nag-spray doon sa practice nyo na 5 days, let's say 10 days ang interval ninyo, o di nasingitan din kayo ng sakit dahil nga po abnormal ang panahon. So, depende po yan. Mag-a-adjust tayo. Kapag ka ang tingin nyo, ang manggahan nyo, apektado ng masama ang panahon dahil sa forecast ng pag-asa at magkakaroon ng sunod-sunod na pag-ulan, ayun na nga po, mas maikli ang interval, mas maganda. Eh, hindi naman po siguro maghapon o isang linggong umuulan. Basta timingan niya yan. I-ready ninyo, pag nakasingit kayo na maganda ang sikat ng araw, ibig sabihin po niya na pwede kayo mag-spray. Okay? So, ganun po ang technique. Pwede po yung closer spraying, depende po yan sa panahon. At kung maganda naman ang panahon, kahit mga 7-10 days ang interval mo sa fungicide application. Lalo na kung nakapag-spray ka na ng una, ibig sabihin ng una, meron ng protection ang iyong mga bulaklak laban sa fungus. Okay? Kasi iba talaga pag may prevention eh. Yes ma'am, opo. Kasi importante po yon. Sa ibang lugar, nakaka 3 or 5 spraying sila. Kuminsan, mas higit pa doon. Depende po yan sa lugar. At depende yan sa contractor or financier. Kasi gusto nila maganda nga ang maging bunga. Kaya iba-ibang lugar, iba-iba ang practice. Pero sa akin, sang-ayon ako doon. Kasi yung prevention is better than cure. Yes. Kailangan talaga may, kumbaga sa bata, kumpleto ng vitamins, kumpleto ng bakuna, kumpleto ng gamot, para maganda ang mangga pag ating harvestin ay napakaganda. Hindi tayo masingitan ng insekto at ng mga sakit. Kasi yan ang kalaban natin eh. Maaring ang ganda-ganda ng yung paclobutrazole, ang ganda-ganda ng yung potassium nitrate, tama-tama, ang gaganda ng bulaklak, tuwan-tuwa. Sa laglag lahat. Pero after 2 weeks, nawala. Nalusaw opo, yung bulaklak. Kasi po, in 2 weeks, kayang sirain niya ng hoppers, kaya rin sirain ng anthracnose. Lalo na ng ulan. Kahit na po yung ulan, kayang-kayang sirain, lalo na kapag nasa full bloom o kabanguhan yung mangga. Ayan, yan ang mga problema natin. Okay? Kaya po yung iba, bago pa magkabanguhan ang mangga, alam nila, pababauna na yan ang fungicide para sigurado. At kahit umulan sa panahon na yon, ay meron pa rin matitira na mas marami pa rin ang matitira kaysa dun sa hindi ka nagpabaon ng insecticide at saka ng fungicide. So, depende po yan sa ating mga nagmamangga. Yun namang napakarami ang budget, abay de siyempre masaya sila dahil nasusunod nila yung complete protection. Ibig sabihin complete protection, abay yung first dose, second dose, parang bakuna, may third dose, may booster pa, protektado yung mangga. Kasi well-funded. Pero doon sa mga nagtitipid naman, monitoring naman ang gagawin natin. Monitoring at the same time, preventive ang approach. Hindi yung kapag nangingitim na ang bulaklak ng mangga at saka sige tayo ng bomba ng every 3-5 days, wala na po. Tapos na ang boxing pagka medyo maitim na ang bulaklak. Tinamaan na tayo ng insekto at tinamaan na tayo ng anthracnose. So, maaga pa lang. Preventive ang approach natin pagka po pests and diseases ang problema.
True. Kasi yun nga, sabi na sir, wala naman daw gamot, especially the seasoned fry, kasi yan lagi ang pinag-uusap. Ang yes, hirap magsabi na may specific na gamot sa seasoned fry. Mayroon specific na gamot, pero yung process ng management kasi, doon manggagaling yung, ano eh, yung pag-control mo ng dami ng seasoned fry. So, ang hirap apa i-explain, ang hirap i-identify na isa lang, lahat, makakagamot naman yung mga insecticide, kasi insekto yan eh. Pero, apa. In fairness to sa mga company na nag-register na kanila mga produkto specific for seasoned fly, meron yes po talagang nakarehistro ng mga produkto for seasoned fly and other insect pest control. Pagdating naman doon sa problemang seasoned fly, which is very challenging sa lahat po ng nagmamangga, lalo na nga po itong mga panahon na ito, mataas ang incidence, mga ganun po, meron namang paraan para mabawasan or mapaganda natin ang mangga laban sa seasoned fly. So, pupunta rin tayo doon sa integrated pest management. Babalik tayo doon sa mga na-discuss ko, plus yung tamang pagpili ng insecticide or combination. Plus, siyempre, yung bagging na ating kalilimutan. Sa mga lugar na hindi naman nagpa-practice ng bagging, eh yun nga po, yung magandang kombinasyon ng ating mga insecticide para ma-reduce ang seasoned fly at saka hoppers at ibang mga insekto. Ganon din sa mga sakit ng ating mga mangga. Ayan. May product ba daw ang Iva sa Tugigaraw? Tugigaraw, meron po sa bandang Isabela. I-double check ko, ma'am, kung meron ng Iva. I think meron po diyan at makipag-communicate lang sa akin yung nagtanong para masagot ko siya ngayong gabi at matingnan natin kung saan pinakamalapit siya makakuha ng mga Kila Sir Johai. Ayan oh. Yes. Kila Sir Johai. Yes. Ayan. Dealer 'yun ng Iva eh. Para matulungan natin. Yes. Superstar Grandmaster Golda Sim Sigatrol Super Cartap Super Kill. Aba, may Super Kill pa. Super Kill, baka po nagpapala yan kasi ano yan, baka meron siyang mangga at the same time meron siyang palayan para sa mga snail control yung Super Kill. Ayan. So, any more additional, sir? Yun na nga po, sa ating mga nagmamangga, napaka gandang negosyo ang ating pagmamangga. High value crop. Kapag yan ay napagbuti natin, holistic ang ating approach, yun nga po ay tinuturo ng AMIA sa lahat ng mga members, eh yung kompletong pag-aalaga ng ating mga mangga. Yun nga po, babalik tayo doon sa, huwag nating kalilimutan na hindi tayo magpo-pruning, magamat additional cost yan. Pero ang magiging maganda dyan, bababa ang pest problem mo, makakatipid ka, gagandaan naman ang iyong mangga, gagandaan ang iyong ani. Yun naman ang ano doon. Plus yung mga sanitation, at even yung pagpuksa o pagkontrol ng mga damo na napakarami sa ilalim ng ating mga mangga, alalahanin natin ang itinuro ni Dr. Medina na ang seasoned fly, okay, ay nagtatago sa ilalim ng mangga lalo sa mga damadamong lugar. Lalo na ang seasoned fly at kapag ka medyo makulimlim at medyo padilim ng konti, nag-aagaw ang liwanag at saka siya bumabalik umaakit sa mangga. Ngayon, kung yan ay malinis, nag-grass cutter o nabombahan ang pamatay damo, and then wala na siyang pagtataguan. Pupunta na yung seasoned fly doon sa ibang lugar, sa ibang mga manggahan, pero ang sayo ay malinis. Hindi ka pa nagbobomba ng insecticide dyan, pero minamanage mo na siya, yun ang ako, integrated ang approach. So, makakita tayo ng mga problema, peste sa insekto, peste sa sakit, or doon sa fungus, meron naman pong akma or tamang produkto na akin namang nabanggit na para magamit natin as available tool para mamanage natin ang ating mga mangga. Remember, ang ating pagmamangga ay kailangan po talaga ng wise decision, selection of the available tools. Dapat po ang approach talaga integrated. Huwag kayo masyadong nagre-rely doon sa paggamit lang ng fungicide. Nalimutan ninyo ang ibang mga pamamaraan. So, yun po. As we grow in our business sa mangga, napakaganda na ating pagsamasamahin yung technology na natututuhan nyo sa Iva at sa ibang mga kumpanya din naman na ating mga kabahagi
at sa mga ibang expert para masaya po ang ating pagmamangga. Mas maraming mangga, mas masagana ang Pilipinas. Masagana ang Pilipinas. At masaya ang ating mga investor, ang ating mga nagninegosyo sa mangga. Kasi ngayon talaga, sir, yung supply ang problema natin. Eh. Kaya yung nag-i-export, yung mga nating exporter dito, nagtamlay sila dahil minsan may mangga, bukas wala na naman. Ang bilis mauubos yung production. So ngayon, dahil sa marami na rin, sir, isa na talaga ako sa nahihirapan maghanap ng paklo. Walang supply. Ma'am, ba kasi yan? Po ganito yan. Nung araw kasi, hindi aware ang ating mga magmamangga yes. na ano ba ang kagandahan ng gumagamit ng Super Paklo Butrosol. Ay nung matutuhan na yan at yan ay pinalaganap ng IBA na ang kahalagahan niyan 45 to 95% increase in your flower, meron kang uniform flowers, meron kang magandang fruit set, meron kang magandang ani. Oh, yun ang talaga, aalagaan mo lang. Kung binigyan ka na ng Diyos ng napakaraming bulaklak at napakaganda, titingnan mo na lang ngayon yung insekto at saka yung sakit. At meron daw available tools. Oh, huwag kong hahayaan na ibigay sa caretaker mo or sa farm manager mo ang lahat. No? Nagbilang ka na agad. Opo. Napakahalaga nun. Monitor, identify the pest problem. Ano bang problema ko talaga? Yeah, matukoy mo. Okay? Opo. Pag natukoy mo siya, select the best tool. Ano ba ang produkto ko? Ano ba ang technology ang akma dyan? Kapag may problema ka pa, call a friend. Oh, call a friend. Ayan, nandito ako. Ang cellphone number ko, nandyan naman. Just text me or call Iba para matulungan tayo. Kung hindi libre man, naman ang consultation, sir, di ba? Sa akin may bayad eh. Time or 24 hours. Oh. Sa magkano sa'yo, sir? 24 hours, Sabado, Linggo, pwede rin. Sa akin kasi consultation ko per hour eh. So, pero, sa akin per minute. Ayan, so hindi ba, joke lang. Pero yun nga. Napaka... ganda yung mga information na sinishare natin. Then nga, alam mo, yung iba, noong mga nagmamangga noon, talagang gumastos muna sila ng million-million bago sila natuto. Yes, ma'am. Ngayon, yung mga magmamangga ngayon, wala nang gagastos yung million-million kasi wala na pang gastos. Kaya saka binibigay na natin. Kasi sabi nga, baka daw may secret. Ang technology po kasi, the technology was already generated, na-research, na-study na yan ng mga expert, lalo na po ang National Mango Research Center at iba pang mga institutes sa Pilipinas na nag-aaral sa mangga. At meron din tayo mga field experience na kapag pinagsama-sama natin dyan, ay meron naman palang paraan, meron naman palang technology na kung saan, pag sinunod natin, ay malaki ang chance na tayo'y makakaroon ng magandang mangga. Magandang kita. Yun naman po talaga. Bottom line is your net income after mag-invest ka. Sa ngayon po kasi, kailangan talaga matutuhan natin yun itong mga technology na ito para pagsamasamahin at para sa magandang pagmamangga po. May paraan naman. Ayan. So maraming salamat ka, Rodel. So sa lahat na nandito, inaanyahan namin kayo para po, kasi maraming mga nagmamangga ka, Rodel, na nag-i-inquire sa atin dahil ito ihahanda natin para sa susunod nating bisita, sa susunod na linggo. Yes, ma'am. Hopefully, ma-available si Madam sa susunod na linggo para po pag-uusapan naman natin yung mga grant or mga binibigay sa atin ng Department of Agriculture. Ano bang nakahanda para sa mga nagmamangga? Ito, magandang topic to. So, ngayon, ini-encourage natin ang lahat ng ating mga magmamangga na kung meron kayong grupo or kung wala pa kayong association or organization sa inyong mga provinces, magbuo na kayo. Tutulungan nun namin kayo. Siyempre, andyan ang IBA. Ang IBA, national, kung saan-saan makikita mo yung mga tao. Yes, ma'am. Opo, available kami kahit sa lugar. Kaya namin marating yan. So, pwede namin kayo i-guide. Pwede namin kayo tulungan. Kung gusto nyo mag-gather ng inyong mga, kunwari, mag-gather kayo ng meeting sa mga farmers opo. Meeting dyan. So, ayan, napaka inunahan ko na ang IBA. They're willing naman to help you guys para mabuo kayo, mag-guidean kayo, at syempre, nandito din kami na mag-guide din sa inyo
para makabukay ng association kasi yun ang pag-uusapan next week hopefully kasi inaayos lang namin yung schedule ni ng taga DA so ipapaliwanag nila ano yung nakahanda or ano yung na ihahanda nila para sa mga magmamangga. Yun ang napakagandang topic kasi sabi mo nga sir magastos ang magmamangga. Sa lahat-lahat ata ng crops, ang mangga ang pinakamalaking gastos eh, per hectare. So, compare mo sa vegetable, mababa lang. Sa rice, mababa lang. Pero sa mangga, ang laki ng gagastusin mo. So, nandyan ang Department of Agriculture na tutulong sa atin para ano ba pwedeng i-offer nila sa mga association. So, abangan niyo po yan sa susunod na linggo. Again, maraming salamat, Caro Del, sa iyong oras. Maraming salamat, Ma'am Rona. Magkikita-kita huli tayo. At kami po ay magpapaalam muna. Maraming salamat.